Pero kung sa akin, obligasyon ko po na susunod po ako sa mga kababae. Wala na hindi ko magtutulungan din kayo. Ako sa ibig ko ito, marami po na dapat malaman ito sa mga karapatan ko. Kaya nagpapasalamat ako ng Angel Gabriela, si Rev, si Maza na nagagay po sa akin kung anong dapat malaman. Kasi kung hindi ko siguro alin mga karapatan ko, marami na siguro magbuso sa akin. Kaya nagpapasalamat ako, may mga nagsasabi sa akin. So, paano po natin ma-achieve ng pagbabago na hinahangad natin? Hindi lang naman yung porket naglagay ka ng bagong kandidato, eh, mababago na yung mga bagay na kinaiinisan mo. So, syempre, maglalagay ka dyan yung, alam mo para sa masa talaga. Alam mo pagtatanggol yung mga taong hihirap. Alam mo yung mayroong prinsipyo, hindi mabibili, hindi tuta, hindi nagpapadikta sa mga opinion ng ibang tao. Wala yung mga, may utang nag-oba ko dito, kaya kailangan hindi ko ito gagalawin itong taon ito, hindi ko ito papakulong, ganyan. So, yun yung nakita ko kay Representative Liza Maza. Bukod sa, isa siyang magandang ehemplo sa mga kababaihan. Pag nakita mo yung track record niya talaga, kung ano yung mga hirap na dinanas niya nung martial law time, nung mga torture sa kanya, para lang mapakita kung ano yung pagmamahal niya sa bayan talaga. So, nakaka-impress talaga yun. Para sa akin, ang hirap makakita ng ganitong tao na napaka-selfless, na hindi pumapasok sa ganitong sa politika para lang umaman or mahagkaman ng mga ari-ari. Hindi gusto talaga tumulong sa tao, hindi gusto talaga ng pagbabago. Tumasa ako.